Umaapaw ng COVID wards at napapagod ng mga health worker ang problema ng maraming ospital dahil sa dami ng ina-admit na COVID patients. Sa pagtaya ng OCTA Research, posible pang lumobo sa 1 milyon ang COVID cases sa bansa bago matapos ang Abril. Narito po ang aking report. Road to 1 million na ang Pilipinas. Pero anong mauuna? Ang mga binakunahan? O ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa? Nalampas 800,000 na. Mahigit 8,000 ang bagong kaso, pinakamababa sa nakaraang 5 araw. Pero sabi mismo ng DOH, dahil yan sa nabawasang lab operation noong Holy Week break. Kung titingnan ng mapa ng active cases sa bansa, tad-tad ng pula ang NCR at mga kalapit lugar. Ramdam na ramdam ito ng mga ospital. Kahit pamalaki na ang itinaas ng hospital capacity kumpara noong 2020, hindi yan sapat. Dahil mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga dapat gamutin. So, yung mga nurses sa non-COVID namin, na ililipat namin. So naaapektuhan din yung aming inside operation. So no elective admissions. If kukulangin pa yan, baka magsasara na lamang kami doon sa mga ibang ward para yung ibang nurse mag-reinforce sa emergency room. Kumisan ho, wala na hong stretches. Saan ho sila hihigain? Uupo ho talaga sila. Ang tosi ho, yung huling ano ho ko kahapon, eh parang 7 na lang ho yung vials na meron kami sa 2 hospital. Ayon sa St. Luke's, puno pa rin ang COVID facilities ng mga ospital nila sa Quezon City at BGC. Pero kapag tiningnan sa COVID tracker ng DOH as of April 3, may espasyo pa sa St. Luke's QC. Meron tuloy na patanong, saan makikita ang sinasabi ng DOH na 20-30% na bakante sa mga ICU at isolation beds kung may mga hirap na hirap maghanap ng ospital na tatanggap sa kanila? The data managers ng mga hospital sometimes late ang entry so that may disconnect yan, lalo na on real-time basis, makahanap kami ng bed. And then, yun pala, wala nang vacancy. Kaya ngayon, kumukuha tayo ng actual na data, yun talagang from the ground, from our one hospital command. Umiikot sila araw-araw. Kaya uobligahin na ang mga ospital na magsumiti ng datos kada 4 oras. Bubuksan na rin ang off-site modular hospital sa Quezon Institute sa Quezon City para makatulong sa mga ospital. Ang kaso? Kahit meron tayong physical expansion, ang problema po natin ay sino ang magmaman o sino ang tatao sa mga expansion na yan. Lalo't maraming healthcare worker ang pagod o kaya na may nagkaka-COVID na rin. Yung burden ng work ng dapat ginagawa ng absent or on quarantine or isolation na nadidistribute dun sa limited number of present na workers. Kabilang sa solusyon ng DOH, ang paglipat sa ibang pasilidad ng mga mild at asymptomatic na nasa mga ospital. Magkakaroon din ng triage sa mga LGU para matukoy kung sa ospital dadalhin ang mga pasyente o sa quarantine facility. Magkakaroon daw ng hotline na pwedeng tawagan at ambulansya. And we will start to extract them, no, from the hospitals and bring them here dito sa mga naitala na natin at dinadagdagan pa sana, no, itong mga beds from the local governments. At dahil puno na ang mga ospital, tila no choice na kundi payagan ng home quarantine na hindi hinikayat noon dahil mas mabilis makahawa sa mga kasama sa bahay na wala pa namang COVID-19. Sa Dagupan, halos wala nang bakante sa COVID isolation facility. Kung may mabakantihan today, may nakaabang na i-admit. Paano nga ba tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Simula pa lang ng Marso, nagbabala na ang OCTA Research na sa early stages na ng surge ang NCR. Hindi ba tayo naging maagap sa pagkontrol sa mga kaso? The last week of February and the first week of March was medyo an alarming week, considering the fact that the numbers were escalating. Sadly, had we done this earlier, yung second week of March, no, yung after March 8 siguro, well, I don't think we'd be in this spot. Noong panahong yun, pinag-uusapan pa ang muling pagbubukas ng ekonomiya, pagbuhay sa turismo, pati pagbukas sa mga arcade at sinihan. Sa huli, kinailangang isang tabi muna ang mga yan. We patted ourselves in the back when we should not have. Hey guys, you know, it's okay. We can now go out and eat. You can bring the kids along. We can open already the theaters. So, that's the mixed message. And then all of a sudden, 3 weeks later, you do a 360-degree turn around and then you say, ECQ. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng IATF. Pero ayon sa DOH, naging maaga pang bansa sa pagsulpot ng mga bagong variant.
it is not really just that factor. We need to look at the behavior also of people. We also need to look at the compliance to protocol. So we have porous borders across cities, and that is also a contributing factor. That's why the variants have spread this much. Ayon sa Dean ng UP College of Public Health na si Dr. Vicente Belizario, mahirap nang balansehin ang ekonomiya at kalusugan sa panahon ng pandemya. Pero sa pagkakataong ito, kailangang mag-ECQ dahil sa dami ng kaso. Resultaan niya ito ng mga kakulangan sa tatlong mahalagang aspeto ng COVID-19 response, ang test, contact tracing at treatment. Mga hakbang na noong isang taon pa iginigit ng iba't ibang sektor. And each of those actually partly explain why we are in this sorry state. In public health, lahat ng mga leak na ito, parang leak yan, leak, no? Areas for improvement must be addressed point by point by point. Pag hindi mo siya in-address point by point by point, we have a miserable state such as what we have now.